Good morning mga ka-medicuan. Kasama natin ngayon ang isang mental health expert na si Dr. Tristan Hilario, ang psychiatrist ng Medico Capitolio. Ang clinic schedule niya sa Medico is every Wednesday and Saturday. So sa Wednesday is afternoon, then on Saturdays naman is morning session siya. So Dr. Hilario, para mas makilala ka pa ng ating mga ka-medico, introduce mo naman no, yung more about us po, or sa'yo po. Okay. Thank you, Gilbert. I'm Dr. Hilario. I'm a psychiatrist, a fellow of the Philippine Psychiatric Association, and also an international fellow of the American Psychiatric Association. I finished my med school at UERM and my residency training at the Medical City. So, mga medico, ngayong umaga, pag-uusapan natin no, kung regarding dito, for example, meron kasi tayo, since ito ay mental health topic, so pag-uusapan natin ano ba yung mga common na nagiging o pinagdadaanan ng mga kamediko ngayon na makakatulong sa atin sa pamamagitan ng pagbahagi ng mga tips or sabihan ng mga payong kalusugan ni Dr. Tristan Hilario. For example, ako, nakaranas kasi ako ng mga stress din recently. Siyempre, no, ngayong pandemic, hindi lang naman ako. For sure, ang iba din sa atin. So, nandito ngayon na isang psychiatrist na tutulungan tayo na para ma-overcome yung mga ganitong scenarios. So, Doc, recently ba, or let's say ngayon, no, since pandemic, for sure, marami ka mga pasyente na talagang nakakaranas talaga ng stress and depression. So, Doc, maaari ka bang magbigay ng halimbawa ng mga scenario na inyong nahandin at paano nyo po ito natulungan yung ating mga kamediko para maibahagi natin sa iba pang mga kamediko na patuloy na nakakaranas ng stress and depression po. At least para kahit paano tayo or makatulong tayo sa mga bawat kamediko natin. Sige, Doc. Okay, thank you, Gilbert. Since the start of the pandemic, there's a lot of changes sa environment natin. A lot of the people are either working from home or online classes. Now, because of this sudden change in sa mga daily activities natin, marami dito ang nagbe-burn out. Actually, we call it adjustment disorder, but I'd prefer to call it burnout para mas maintindihan ng maraming tao. Ang burnout kasi, ang problema kasi ngayon, mga work from home, online school, online classes, even the mothers, they feel like they're working 24/7. Parang hindi sa nakapagpahinga. So parang physically, they're not tired o hindi sa napagod, but mentally, they're exhausted. Ang difference kasi ng work from home at saka yung on-site during your breaks, you see other people, you interact with them. Unlike pag work from home, kayo nang kayo magkakasama. So, parang napapagod mentally. Wala kayong break. So, pakiramdam mo, natatrabaho ko, nag-aaral ka 24/7 because nasa bahay ka lang. Okay? And because of this burnout, a lot of people, ang nangyayari, hindi siyempre, pag nababurnout ka, ito yung mga nasimptomas mo. Wala kang gana, parang pagod na pagod ka palagi. Hindi ka naman malungkot, pero parang you're dragging yourself every day just to perform work or or mag-aral. Okay? Ang problema, pagka ganun, you know you're bound to commit mistake or to have an error. Especially sa mga tao na achievers, mga scholars, mga go-getters. Sila yung mga nas lalong nakakaramdam ng stress with the burnout because natatakot sila sa failure. So with that, mapasok yung anxiety. O nervyos in Tagalog. Lahat tayo nininervyos. Anxiety is normal. But ang problema, sa ngayon, masyado mataas yung anxiety levels, hindi lang yung work or school ang pinoproblema natin, pati yung COVID din. So lahat maraming tao takot sa COVID. So ang payo ko sa ibang tao dyan, kung may chance magpabakuna, it would lessen your worries about the COVID. So para mabawasan yung mga anxiety-provoking situations natin. Now, because it's anxiety, hindi siya natatapos paulit-ulit, eh, ilang taon na tayo nagko-quarantine na to, 2 years na mahigit, tama? So yes, because of that,
marami nagkakaroon na ng depression kasi feeling nila nawawala na sila ng pag-asa kasi hindi nawawala yung mga nararamdaman nila. Kumbaga, the anxiety, although it's a defense mechanism, yung symptoms mismo ng anxiety, doon sila nahihirapan. Yung kumakabog ang dibdib, so feel nila atakin sila sa puso, yung mga yung ibang anxiety na naninigas sa mga kamay, na namamanit, so natatakot sa baka na sa stroke o kung ano man sakit. The tendency, they read about it, kung anong nararamdaman nila, and iisip nila, may malala silang karamdaman. So, hindi sila makatulog kasi binabantay na yung nararamdaman nila. So, at the same time, pati buong family, nasistress sa kanila kasi nga, lagi sila nagko-complain about kung ano mong nararamdaman nila. So, pakiramdam nila, wala nakakaintindi. Ending, they feel all alone, nadidepress. Kaya nga ang dami nagsusuicide ngayon. Especially itong bear months, mas alarming kasi marami nagmo-mood swings during the bear months. As a matter of fact, September is the suicide prevention month. Okay? Now, yung sa mga mothers naman, ito particular gusto kong pag-usapan, yung mga nanay. Yes, no. Bakit? Kasi ang nangyayari, yung mga mother, lagi nasa sa ano lang, laging hindi nabibigyan ng attention. Okay? Kasi nasa bahay nga naman sila lang. Sa bahay lang. So, nakaramdam nila, wala nagbago sa buhay nila. Kasi nasa bahay ka rin naman eh. Walang, yes, Doc. Walang mostly sa kanila talaga. Oh. Diba? Ano problema doon? Ganito. Ano ba ang break time ng mga mothers? Walaan mo? Break time nila? Siguro talagang tulog na lang talaga. Yung break time actually, nila. Ang break time nila is pag nasa eskwela na yung mga bata at pag nasa trabaho na si Mister. Okay. Yes, Doc. Diba? Na-release ko nga yun, Doc. Aga nilang gigising just to fix everything, to prepare everything. Siyempre, medyo late na rin matutulog yan. So, ang pahinga nila talaga is pag wala na yung mga bata at mister nila sa bahay. So, doon sila nakakatulog ulit, nakapagpapahinga. Kumbaga, yun yung break nila. Eh, problema, work from home, online classes, nadagdagan pa, nagtuturo pa sa mga bata. So, ang stress level ng mga nanay, sobrang taas. Tindihan mo? Kaya, yes, dito, sa bahay ka lang. So, bakit, ano naman ang pwede natin gawin? Kasi wala tayong mababago dito sa ano, sa mga lockdowns eh. Isa pang problema, bakit tayo na-burnout lalo? Wala tayong mga outlet. What do you mean by that? Kunyari, nasa on-site ka, katrabaho ka. During your breaks, nakikipagkwentuhan ka sa mga kaibigan mo. Pagkatapos ng work, pwedeng manood ka ng sine o hangout out somewhere. Eh, ngayon, lahat yun wala. Diba? At yes, gusto mo manood ng sine, kunyari, example ko, one of my, pag ano ko sa ano ko sa, yung me time ko, is actually going to the movies. Diba? Aso wala eh. Wala lahat. Iba pa rin yung movie, iba pa rin yung ano. Sabi mo, may Netflix naman eh. Hindi, iba pa rin yung movie. Kasi doon talagang iba yung pakiramdam mo. Now, this is a problem. Lahat yung nawala. Diba? Kung may mag-open man, very limited. So, hindi rin kayo magkakitaan. At saka, marami pa rin takot ng mga tao, which I do understand, maski ako rin takot din, na mag-gathering, mag-group gatherings. Bawal din yon, diba? So, yes, because wala lang lahat ito, nababurnout talaga yung tao. Kaya, yun yung importance ng ano. Dati, hindi ko maintindihan, ba't babakasyon ng bakasyon itong ibang tao? Now, I realize, it's actually a break from your daily routine. Paano makapag-recharge ka? Problem, wala nga ngayon nun. So, anong pwede natin gawin? One, always have a me time. Ano yung me time? Time for yourself na break from everything. Yung me time mo doesn't involve anyone but sa ikaw lang. Kasi if it involves other people, paano kung di available yung isang kasama mo? So, wala kang me time. Now, ang maganda sa me time, have an activity na you enjoy na sarili mo lang. Hindi yung pag may tinanong kang nanay na, ano po ginagawa niyo during the weekends? Ay, nagpupunta ako ng mall. Okay, very good. Sino pong kasama niyo? Ay, ang asawa ko at mga anak ko. So, sabi ko sa nanay, hindi po yung break time. Kasi, you're still a mother. Di ba? Yes. Responsibility ka pa rin pag nasa mall ka. So, have a me time. Pwedeng magbasa ka ng libro. May iba nagja-jogging, iba nagba-biking, iba nagja-gym. Basta, have a me time.
Kasi it would recharge you. Yun yung ano mo eh, time na makakahinga, ano, you don't have to serve anyone but yourself. Okay? Iba nagbabasa ng libro, iba nag-yoga. It depends on you kung ano yung some bagay na makaka-relax sa'yo. So, another factor that we could do is magbilad tayo sa araw. Some people would think this is funny or bilad sa araw. So, ang ano kasi dito, sunlight increases serotonin naturally. Serotonin is the happy hormone. Yes. Kumbaga, ito yung it's actually a neurotransmitter. Pag mataas ito, ibig sabihin, magiging mas masaya ang tao. Okay? It brings us happiness kaya serotonin. Okay? Now, yung sunlight, nakaka-increase yung naturally. So, mapapansin mo, pag umuulan, gloomy, parang we feel down because yes, less true. Sunlight. Diba? The early town. Saya-saya. Diba? Actually, so, ako mismo personally, no? Pag maaraw, parang pag naarawan ako, medyo talaga na feel energized talaga ako. Unlike pag umuulan na parang doon yung tipong makakaranas ka ng pagkatamad or something na nakakapag, parang ano, mababa yung energy level talaga, Dok. Tama nga, no? Yung feeling mo na tamad, actually, parang it's one of the signs of depression eh. Okay? Now, yung araw, mga 10 to 15 minutes na morning sun, hindi yung ano after, hindi yung sun na masakit na sa balat. Ha? Another thing is vitamin D, nakakatulong siya sa vitamin D. Now, since na medyo na-touch mo yung ano ng depression, ang depression, normal na lahat ay nalulungkot. Walang taong hindi. Now, yes. Tanong, kailan ka magpapa-check up sa doktor? Okay? So, yan, magandang tanong yan. Mga kamediko, makinig kayo. No? So, yun pala, isa sa mga sign na pala yun na possible na talagang depression, yung pag na-feel mo na minsan tinatamad ka, no? So ako, actually, ngayon ko lang din alaman yun, kaya makinig tayo mabuti. Okay, Doc, sige po, i-continue nyo. Ang depression kasi ganito, tinatamad ka, wala kang gana, hindi ka masaya, siyempre, o malungkot, o hindi ka makafocus, o hindi ka makatulog, walang ganang kumain. In other words, at siyempre, suicide din, part din yon. In other words, ang depression, it's like a ano, sinasabotahe mo ang sarili mo. 'Di ba dapat self-preservation tayo? Gagawin mo yung mga bagay na would make you feel good or would help you survive. Hindi ka natutulog, hindi ka kumakain, wala kang gana sa lahat, hindi ka naliligo, kumbaga hindi mo inaalagaan ang sarili mo. In other words, those are signs of depression. Now, kailan tayo magpapatingin sa doktor? Ang cut-off is actually 2 weeks. If it goes beyond, pag umabot ng 2 weeks and beyond, at malulungkot ka pa rin most of the time, that's the time to seek professional help. Okay? Maraming takot sa gamot. Okay? Kasi ang iniisip na, ay, nakaka-addict yan, ay, nakaka-ano yan, ayoko mag-independent sa gamot. Hindi po totoo yun. Ang prescribed period ng gamot, ang purpose ng gamot is parang i-jumpstart yung depression mo. Tapos yung mga susunod na may mga pag nagkoconsulta, may mga therapy session yan, may mga activities na ginagawa to boost your mood para eventually tanggalin man yung gamot. Meron ka ng nakapag-ipon ka na ng quote and quote happiness. So yung nararamdaman feel good na yon, it will be a springboard for further improvement. So hindi naman ibig sabihin gamot forever. Bibigyan ka just to help you bounce back. Okay. Nag-gets ko na, Doc. And actually, sobrang nakarelate din ako dun, no? Kasi sa mga friends ko, syempre hindi talaga may iwasan yung mga ganun nga na. At least, may share ko din sa kanila to. Kung hindi nila to napapanood ngayon, pwede ko sa kanilang i-share itong mga bagay na to. Kaya importante na talagang makinig tayo dito kasi it could save lives talaga. So, yung mga ganitong kalusugan tips, no, with our health expert or mental health expert, no. Doc, ganito. May mga katanungan din kasi ako na pinrepare, no. Let me cut you. Kakat lang kita. I forgot to mention kanina. Problem with anxiety and depression. Even the burnout, ang nagre-reklamo lang talaga o nakakaramdam ng masama pakaramdam nila is actually yung pasyente lang. Kaya sometimes ini-ignore to. Hindi napapansin. Kasi lalo na pag-depression, hindi ka magulo, tahimik lang, nagmumukmuk ka lang. So yung mga ibang tao,
hindi nila alam na may depressed na pala yung tao. So magugulat nila sa iba, nagsusuicide na lang nagsusuicide na lang. Bakit nagawa yun? Yung okay na okay naman. Kaya nga silent killer itong depression eh. Hindi mo alam na ba ano ka na. Like, example, Robin Williams. Diba? Kilala mo siguro si Robin Williams. Yes, he looks so funny. He always brings sunshine in a dark place. Laging masaya siya. So everyone was shocked when he committed suicide. And also Anthony Bourdain. Diba? So ang daming tao nagsusuicide nila. Ano, si, ano ko pa nga nung ito? Yung bag designer, fashion designer. Kate Spade. She committed suicide. So ang dami. So these are people that they look so good, they look so happy, but inside they're actually suffering. Okay? So yung may tanong ka kanina? Sorry, nakat kita. Actually, ito, ano, siguro yung mga questions na lang nitong mga kamediko natin, after nyo na lang i-explain pa yung further po regarding sa topic po na di-discuss po natin. Sige, ito, continue po natin. Ano yung mga tanong? Baka... kasi Doc, ito, para lang at least mabigyan ng linaw, kasi nabanggit nyo na nga yung stress, anxiety, and depression. So, just to remind yung mga kamediko natin, Doc, ano ba yung mga differences ng tatlong yun, no? Ng anxiety, depression, anxiety, depression, and stress po? Okay. Actually, yung depression, lahat sila kasama doon. Okay. So, kumbaga, by level yun, Doc? Okay. Yeah, this is how I view it. Stress is normal. Lahat tayo nasa stress. Okay? There's what we call good stress and bad stress. What is a good stress? Good stress is it would encourage improvement. Naintindihan mo? Yes, okay, Doc. Kunyari, hindi ka nasistress ka sa pagko-commute. Okay. Nag-aral ka mag-drive dahil nasistress ka mag-commute. So, nagkaroon ka ng convenience na kasi nag-drive ka na. Kasi ang original nun, nasistress ka sa pagko-commute. Oh, that's a good stress. Bad stress, nasistress ka sa pagko-commute. Nasistress ka sa kakalabas, ending, ayaw mo na lumabas ng bahay. So, pag hindi ka lumalabas ng bahay, wala nangyari sa buhay mo. So, that is a bad stress. Okay? Now, why do we have to address the stress? Kasi if you're always stressed, ang mayayari dyan, sa brain natin, we're releasing what we call cortisone. Ito would increase the blood pressure, it would increase the blood sugar, the cholesterol. So we have to address the stress. Kasi sometimes, nagpapagamot ka na ng diabetes, nagpapagamot ka na ng hypertension, hindi nag-improve because of the stress. Now, ang burnout naman kasi, yung tinatawag natin adjustment disorder, is ganito. May bagong bagay o may mga bagay na nahihirapan ka mag-adjust. So it would come out as a psychiatric problem. Like, parang pagod na pagod ka palagi. Kasi simula pa lang araw, pagod ka na. Wala ka, nawawalan ka ng gana. Okay? It's like symptoms of depression, pero hindi ka pa depressed. Intindihan mo? Na hindi mo ma-explain, but na, ganun ang nararamdaman mo. Diba? Pansan, papasok ka, simula pa Lunes pa lang, ayaw mo na pumasok. Kailangan pagod ka na eh, kasi simula pa lang ng Linggo. Now, ang anxiety naman, sabi ko nga kanina, it's a normal reaction. Yan kasi nagsasabi sa'yo na ano, yan ang nagsasabi sa'yo na mag-ingat ka. Example, since I mentioned ko kanina, pagda-drive, first time mo nag-dive, nag-aaral ka parang noon, ano nararamdaman mo? Di ba kinakabahan ka? Yes, Doc. Oh. Kaya nga yung mga, pinakalagay student driver sa likod. Pag nakita ng mga nagmamaneho, lumiiwas talaga sila dun sa ano, sa sasakyan na yun. Kasi alam nilang mabagal at pwedeng ma-aksidente. Actually, walang student driver na aksidente. Bakit? Sobrang bagal na, sobrang ingat. Dahil kanina nervyos, hindi sila na-aksidente. Saan sila na-aksidente? Sa parking. Sa parking, pa nagpa-parking sila nababangga. Okay? Kasi nagkakami ng katulasan. Diba? Pero pag sino ba nababangga karaniwan, yung mga matatagal na nag-drive. Kasi lakas na ng loob nila eh. Yes, singit na lang singit.
overtake. So nababangga sila. Kaya ang nababangga, yung mga old-time driver, yung mga matatagal na nag-drive. Kasi nga, pag na-drive, nakakatulog ka kasi kampante-kampante ka. Pag ninenervous ka, hindi ka makakatulog. Kasi ingat na ingat ka nga. So yun ang purpose ng nervous, pag-ingatin tayo. Kaya anxiety is normal. Kaso lang yung iba, sumusobra taas na hindi na sila makafunction. Kasi itong problema, pag nag-anxiety ka, feeling mo may sakit ka. So natatakot kasi hindi ka natutulog, binabantay mo yung nararamdaman mo. In effect, the anxiety symptoms would trigger further anxiety. So binabantay mo sarili mo. Ang problema, pag hindi natatanggal yung anxiety mo at paulit-ulit, nawawalan ka na ng pag-asa, feeling mo hindi ka nagagaling, doon pumapasok na yung depression. So yung final is the depression. So, alam mo, Doc, marami akong nais na mga ganyan. Kaya importante talaga na siguro hanggat maaari magkaroon tayo ng regular check-up sa ating mental health. Kasi hindi natin, kumbaga minsan akala mo normal lang yung pala is doon na siya sa, nagpo-proceed na siya sa level of depression na pala. Kaya nagulat na lang tayo. Nagulat na lang tayo na meron na lang suicide, di ba? So, kasi hindi naman sila, kumbaga, makikita na mismo na or masasabi na gantong may depression ako. Kasi, kaya importante talaga na magkaroon tayo ng regular din na check-up sa mga mental health expert na. Kasi ako, kahit ako, after nito, siguro talaga magpupunta ako sa clinic nito just to check my, kung yung, kamusta ba yung aking mental health. Kasi, syempre, ayoko din naman na tumaas yung anxiety level natin. No? Kasi sa ngayon talaga, since tao lang ako, nakaranas din tayo ng mga maraming isipin. No? Pero sige, Doc, continue po natin, Doc. Meron pa akong Doc? Eh? Meron pa akong question, Doc. Ah, sige. So, sa mga discuss mo, Doc, talaga, nasagot na yung mga iba kong questions. No? Ah, okay, good. Pero ito na lang, Dok, ito, how to deal with the anxiety, no? If mag-isa ka lang, or for example, talagang wala akong means na makapagpa-consult talaga sa mga doktor na kagaya ninyo. Ano kaya, Dok, or nasa public place ako, no, na parang inatake talaga ako ng anxiety ko. Dok, ano po ba yung maaari nating gawin? Siyempre, since actually, yung question mo is somewhat parang i-reward ko, ano pwedeng gawin natin na hindi medical, na hindi kayo nagkamot, parang gano'n, di ba? Gano'n, Dok. Tama ka dun, Dok. Majority kasi ng symptoms ng anxiety, yung mga mas kinatatakutan natin, nararamdaman natin, is dahil nag-hyperventilate. Ang problem kasi, when you're hyperventilating, hindi pumapasok ng oxygen na maayos. Parang ganito. Yes, puro pabuga. Comparing ito, diba? Mas maraming pasok ng hangin. Now, ang problem sa anxiety, dahil nag-hyperventilate ka, hindi mo mapasok ang oxygen na maayos, kinakapos ang oxygen ng utak mo, ang nerves mo, ang muscles mo. Yun yung dahilan ko ba? Kaya ang dami-dami mo nararamdaman. Kasi oxygen is very important. So, dahil marami ka nararamdaman, natatakot ka lalo. So, ang unang gagawin natin, when you're in a public place, mag-deep breathing exercises tayo. Ganito yun. Inhale through your nose, tapos exhale sa bibig na mabagal na bagal na parang sumisipol ka, pero sobrang bagal. Ganito ha. Inhale ka, tapos hold for a few seconds, mga 3 to 5 seconds, and then slowly exhale. Na pinakamabagal na, hindi mo nakikita bumababa ang shoulder mo. Parang ganito ha. Inhale ako sa ilong. Sobrang bagal, hindi mo nakikita shoulder kung mababa. Okay? So, kasi iba ganito ginagawa. Yung iba ganito ginagawa. Pakita ko sa'yo. Pakita ko lang sa'yo mali. Sige. Hindi ganon. Parang okay? Bakit ganon? Bakit ganon? Kasi yung purpose is for you to absorb more oxygen. If yes, you will notice, pag ginagawa mo yun, deep breathing exercise, parang nare-relax ka rin. So pag nare-relax ka, mababawasan yung anxiety levels mo. Ay yung pakiramdam mo na anxiety, mababawasan.
Okay, parang nare-relax ka kasi with the deep breathing exercises. So we're hitting two birds with one stone. Nare-relax ka, at the same time, nag-absorb ka na more oxygen. So hindi ka hindi mo mararamdaman yung mga symptoms na, o kung meron man, nababawasan na yung symptoms na dahil kinakapos ka ng oxygen, dahil nag-hyperventilate ka. So yun ang pwede gawin. Sinabayan kita eh, nung nag-deep breathing exercise ka. Nung gumanon ako, sobrang luwag sa pakiramdam. Parang sobrang free, ganun. Sobrang gaan. Oo. Lalo na pag nag-exhale ka na sobrang bagal, dumutal ka nararamdaman eh. Yung inhale, hindi eh. Yung exhale mo yung nararamdaman mo, sobrang bagal. Yun. Alam mo, hindi lang siya yung physically na wala kang maramdaman. Pati yung sa mind mo, parang ang clear talaga niya. Kasi ang focus mo is the breathing. Yung paghinga, focus mo. Okay. So that is a technique that pwede gawin kung wala kang... But yung iba kasi sobrang tindi talaga, yun yung kailangan bigyan ng gamot. Kasi ang gamutan nito, hindi yung... Ang problema kasi iba, puro pampakalma lang. Apo. Okay? So, hindi ko nabimension yung mga gamot kasi baka mag-self-medicate yung mga nakakarinig nito. Alam mo na yung butika natin sa Pilipinas, nakakabili ng prescription. So, ayoko mag-mention ng gamot. Baka bigla nalang bumili, mapahamak pa. Okay? Apo. So, some anxiety kasi, so sobrang tindi at meron mga ako nakikita na taon na ang binilang na maski mag-deep breathing exercise hindi makaramdam ng improvement, ito yung mga binibigyan mo ng gamot. Kasi ang purpose ng gamutan is first to stabilize na mabawasan yung nararamdaman nila and then dun pa after nun, kasi gamutan na 2 steps eh. Ang problema, most of the patient, first step lang ginagawa is stabilization with medication. Pag nasa-stabilize na, doon papasok yung mga assignment na ibibigay. Yung assignments, this is more important kasi this will strengthen their ability to cope up with the anxiety. And then eventually, tanggalin yung gamot. So, everybody happy. Alam mo, Doc, gusto ko lang muna mag-thank you kasi nasagot mo talaga yung mga itatanong ko talaga. Sige, i-continue mo, Doc. So, after mo, tsaka ako ipakita yung mga tanong or i-re-remind yung tanong. Then, yung ano yung naging answer doon sa mga naging tanong ko. Tanong mo na. So, ito. Actually, isang tanong ko doon kanina. Kung ang anxiety ba is talagang normal lang siya, natural na nafe-feel natin, or may mga factors na napag-trigger. Pero as per Doc talaga, yun nga, anxiety is just a natural din talaga. And meron tayo din na tinatawag na good stress and bad stress na talagang mga normal lang na naranasan ng bawat isa. And yung anxiety na nakakapag, or for example, yung nervous nung ganun, is just to prevent no na mag-ingat tayo. So yung mga ganun is just a normal approach lang para sa mga ganung bagay. And yung other thing pa, Doc, nasa na ba yun? So yun, ano ba, isa kong main question talaga eh. Is COVID-19 pandemic really a big factor of stress and depression in most cases now? Actually, nasagot mo siya, Doc. Kasi ngayon nga COVID-19 pandemic, ang setup kasi ngayon is more work from home, lalo na yung mga, more ano ngayon eh, home-based yung mga dati natin ginagawa eh. Yung work natin, yung pag-aaral natin, no? And other thing na pwedeng gawin, even the online selling, no? So by that pala, isa siya sa naging factor talaga nagko-cause ng kumbaga nawawala kasi tayo ng outlet. Kaya nagkaroon tayo ng mga bad stress or anxiety talaga kasi hindi na refresh yung mind natin. And bukod pa doon napansin ko na sa iba ko talaga, actually sa mga kaibigan ko na naka-work from home, minsan sinabihan ko pa, buti ka pa work from home, parang ang dami mong time. Pero hindi pala din ganun kadali kasi wala siyang outlet. Yung break niya, parang feeling mo na 24 hours ka nag-work. So, sobrang nakarelate ako doon sa friend ko na yun na kaya pala siya na-stress or parang something na talaga may symptoms of depression. Kasi, kagaya ng discuss nito kanina, no, na parang feeling niya 24 hours siya nag-work, wala siyang outlet kagaya ko na nag-office base ako. So, by break time, may nakakausap ako mga colleagues ko. And of course, and after that, nakalabas ako. Meron na pwede akong pumunta sa isang place or bumili ng something na gusto kainin or inumin. So yun yung mga things na talagang nawala yung nagkaroon ng pandemic. Sobrang naka-apekto siya ngayon
lalo na sa mga students or sa mga estudyante ngayon and sa mga mothers. Kasi even sa bahay, yung meron kasing mother sa amin, no? sa bahay namin. So, doon ko napatunayan na talaga nadagdagan yung mga yung sabi natin stress level or anxiety level ng isang mother. Kasi nga, ano, nawala na sila ng halos break. Kasi since yung husband nila and yung anak nila, inaasikaso pa nila even sa during sa learning hours nila and sa work hours nila. Instead na dati na pinababaunan na lang and the rest pag umalis, nakapagpahinga na si mother. Ngayon, nagluluto pa rin siya. Iniintay kung kailan yung break time. Alam mo yun, yung pagiging mother talaga niya na nawala na siya ng break para sa sarili niya. Nawala siya ng me time. No? So, yun daw, isa sa mga big may nakalimutan ko sabihin kanina. Okay, tip to sa mga work from home or online schooling. Ito hindi ko na-mention. Di ba, sabi ko kanina, feeling na 24/7 sila nagtatrabaho o nag-aaral. Yes, to. Ang pwede natin gawin is to fix yung environment where they work or their study or they study. Ano to? Para magkaroon tayo ng physical representation na nagtatrabaho ako o nag-aaral ako at sa bahay lang ako. Yung place kung saan sila nagtatrabaho o nag-aaral, iharap sa pader, walang masyadong clutter, anything that doesn't involve work or school, tanggalin sa lamesa. Okay? Now, kung pwede silang area rug, ilagay nila doon, or kung wala, lagyan man lang ng masking tape or tape na may na malinaw na nakitang-kita mo yung boundaries na pag pumasok ka doon sa area na yun, mag-aaral ka at, yes, or mag-trabaho ka. Pag lumabas ka doon, bahay na. Okay? Para may, so pag naging 8 o'clock, nangyari 8 to 5 ka, during office hours, nandun ka sa loob. Huwag ka na lumabas. Pag break time mo, sige, lumabas ka. Okay? Pero kung pwede pa nga, magbaong ka eh. Para ma-feel mo na nasa opisina ka. At magbihis ka ng pampasok sa opisina o pag-aaral para ma-enforce o ma-enhance yung pagkaramdam mo na wala ka sa bahay. Yes, so at least physically ma-remind ka na I'm working. So syempre papasok sa umaga, mag-aayos ka, mag-makeup ka kung babae ka o mag-aayos ka, mag-uniforme ka, then pasok ka. Okay? Para maisip mo na mag-aayos yung mindset mo na ako ay mag-aaral. So pag labas mo naman ng era na 'yon, magbihis ka ng pambahay. At huwag ka nang gumawa ng anything that is involved in your work or your school. Same way, pag nandun ka sa yung work area mo, huwag ka manunod ng Netflix doon, huwag ka maglalaro ng games doon. Dapat labas. Ha? Para may clear demarcation ang personal mo at sa work or school. Yes. Look, actually, sobrang thank you din dyan. No? Sana na i-take note nyo to mga kamedigo. Kasi yun yung magiging possible na or prevention natin sa part or ma-maintain natin yung talagang outlet natin na nafe-feel natin nag-work tayo and then at the same time sa kahit nasa bahay tayo after natin mag-leave sa environment na sinet up natin for schooling and for working, ma-feel natin na paglipat natin sa kabilang side, nandun tayo sa comfort zone natin or nasa bahay na tayo. Actually, tama yun, no? Na maglagay tayo dun ng parang environment na talagang ma-feel natin na nag-work tayo or nag-schooling tayo. Kasi minsan ako, sa bahay kasi namin, may sineta pa akong ganung environment na nakarelate talaga ako doon na meron ako parang work area lang na pag nandun ako, feel ko talaga na nag-work ako. Pero paglabas ko na room na yon, I feel na nandun ako sa comfort zone ko or nasa outlet ako kasi nandun yung family ko. Minsan nga may tinatawag pa akong thinking chair na doon lang talaga ako nag-isip ng mga plans ko or talagang nag-evaluate ng mga ginawa ko on that day. So yun, napakalaking help nun na mag-set up tayo ng environment na feel natin talaga na hindi tayo, let's say, kumbaga magkaroon tayo ng specific environment para sa work and para dun sa house na natin or sa home natin na comfort zone natin. Kasi yun nga, kung puro ano lang yung set up natin na nag-work tayo pero nandun tayo sa bahay, so parang wala yung distinction na nag-work ka talaga. So dun mo may feel na walang variation na may stress ka, ma-board ka. So yun, that's really a big help talaga, Doc. No? So thank you dun sa pag-share mo na yan.
May question pa ba? Okay. So ito doc, actually kasi nasagot mo lahat eh. Ito, i-remind ko lang ha. What factors that can lessen or avoid stress, anxiety, and depression? So yun na, nasagot na rin ni doc yung mga tanong ko na common talaga na kasi nagsisimula kasi sa maliit na bagay talaga na pag pinalagpas natin, dun talaga tumataas yung mga anxiety level natin. Pero with the tips of Dr. Hilario, so doon ko nalaman na doon pa lang mamitin na or maano natin, ma-prevent na natin yung mga ganong stress and or let's say magantong pa sa mga suicide. No? So Doc, gusto ko lang hingin yung mga tips ulit or just a few reminders lang ulit bago tayo mag-end. So ano ba yung mga things na dapat natin gawin? For example, yung mga deep breathing exercises, no? Actually, sa yun sa gagawin ko pag minsan na nafe-feel ko na nervous ako or anxiety ako, napakalaking tulong sa akin nun. By the talaga na-feel ko na hindi talaga ako nakakaramdam ng iba pang mga physical na parang something wrong. No? Kasi one time nagkaroon din ako ng panic attack and accidentally nagawa ko yung ganun bagay na nag-deep breathing exercises ako and nawala yung parang panic attack ko. Ganun. So, Doc, sige po, bigay lang natin or remind lang natin, Doc, yung mga pwede natin gawin para at least ma-prevent natin yung mga ganitong mental health illness, no? One, parang take home message to, no? Parang ganon? Yes, Doc, yes, Doc. Okay. That sometimes we are helpless in changing our environment. Okay? Let's say, kung work-related, hindi ka makapag-resign, kasi kung mag-resign ko, wala akong kikitain. Kung school naman, hindi ka pwedeng di pumasok. So there are things that we cannot change. So anong mayayari doon? We must learn to adapt. Okay? We adapt to make our environment, to make ourselves feel better. We adapt so that we could adjust and hindi tayo ma-stress o ma-depressed. Yung pag-a-adapt ang problema dito. Okay? Now, the problem ngayon is, kaya sabi ko kanina, wala tayong pwedeng outlet. Okay? Now, ang pwede natin gawin is be mindful of our environment, be mindful of other people. Sometimes may mga tao tayo nasistress, so let's put ourselves in their shoes na baka naman pinagdadaan na itong mga to. Okay? So, being mindful of other people would help us understand people more so that hindi tayo masistress doon. Okay? Now, if possible, magkaroon ka ng me time. This is the best tip that I could give. Have a me time. Me time is very important. It would help you recharge. Okay? Kaya nga may kasabihan na all work and no play makes Jack or Jill a dull boy or girl. Because if you work ng work lang, or study ka ng study, wala kang me time, it would eat you up and later on, hindi ka magiging productive. So if you notice, people that, may mga people na who work hard and there are people who work smart. Okay? Yes. There are two things. You work hard, pero sabi mo, nagtatrabaho ko sa opisina, 12 oras, pero wala kang ma-achieve na maayos. Pero yung iba, nasandali lang, pero sharp at malino ang isip nila kasi maganda time management nila, may activity sila, they could have better inputs or output. So work smart, okay, and have a break. Parang ano, commercial na have a Kit Kat, di ba? Have a break. Kung hindi ka mag-break, mag-burnout ka, wala kang maganda maging output, so sayang effort mo, paghihirap mo. So always have a me time. That's my main masasabi ko na very important. Have a me time. Okay? Break from everything and everyone. Me time. Yes, Doc. Actually, sobrang ganda na magkaroon ka talaga ng me time. Sorry. Kasi yun nga, doon ka nagkaroon or nare-recharge, no? Yung sarili mo mismo. Kasi ako din, nagkaroon din naman ako ng me time. And Doc, ikaw, Doc, ano ba yung nagiging me time mo? No? Share mo lang. Ano ba yung nagiging me time mo dyan, Doc? Kasi ang me time ko talaga is going to the gym and manood ng sine. Okay. Yun ang me time ko.
Which actually, wala. So, wala lahat. So, ang nagiging me time ko ngayon, having a break from clinic. So, yeah. So, yeah, anong ginawa ko sa break sa clinic? Kasi if you would see my schedule, Monday to Sunday, ah, may work ako. Yes, doc. Okay? So, ang ginawa ko, yung Friday ko, ginawa ko every other Friday, wala akong clinic. It's my me time. Like today, it's a Friday, this is one of my me time days na wala akong clinic talaga. Kasi, ang napapansin ko, since nabiburnout na ako sa katrabaho, nagiging masungit na ako. Which I don't like na maging masungit. Diba? So, I have to have a break. So, my break is every other Friday, wala akong trabaho talaga. That's my me time. So, yun. Again, pag sinabing me time, no, hindi yung meron tayong kasama. Kagaya ng sinabi ni Doc na, sino kasama mo na nag-mall ka, asawa mo? So, that's not me time pa rin. Actually, kasi ako, ang me time ko, nagbabasa ako ng book na makapag-develop sa personality ko. And other thing naman is yung nag-rides ako, nagma-motorbike ako, no? So, umalis ako mag-isa, punta ako sa good environment, doon ako na pag-relax. So, yung me time, nakakapag-recharge ka, napifeel mo na may something sa sarili mo na nagigain ka. Okay? So, okay, Doc, is there anything pa ba na kailangan nating i-add? Pero before then, gusto ko lang i-remind mga kamediko na kung sa tingin mo, nakaranas tayo ng mga symptoms ng depression, kagaya ng pag-laziness or talagang hindi ka naging, or walang happiness na nangyari sa iyo within a week, no? So, kailangan natin i-boost yung happiness level mo, serotonin level mo. And of course, kagaya ng sinabi ni Doc, huwag tayo mag-DIY ng mga gamot lang na nabibili para sa stress, let's say, ano ba, mga prevention, gano'n. Kasi yan, nirecommend yan ng doctor kasi once na mali yung pag-take mo niyan or talagang hindi naman dapat, baka mag-lead lang to sa mas malala pang situation natin. And siguro recommend na regularly or at least a month, di ba? Makapagpa-check tayo, lalo na ngayong pandemic. Kasi hindi lang naman ito sa one time na, na check-up. Kasi actually, pag once na nagkaroon ka ng ganitong tips sa doctor, lifetime mo na itong magagamit, no? So, ako sa inyo, i-maximize na natin to yung opportunity na to. No, na kahit one time lang, at least yung mga ano dyan, makapag-visit tayo sa Medico Capitolio every Wednesday and Saturday. Nakapost naman yung schedule ni Dr. Hilario sa page po namin. Visit nyo lang po siya, no, pag meron or gusto nyo magkaroon talaga ng peace of mind na may inisip talaga kayo na or may problem kayo. So, talk with our psychiatrist. I-help nyo kayo kung paano ma-recommend. Of course, talagang para mabuo talaga kayo, no? So, kasi kahit naman ako, after that din, meron ako may mga pinagdadaanan din. So, kakausapin ko rin ito si Doc Hilario. No? Sige, Doc Hilario, baka meron pa po kayong something na i-add sa mga mediko natin before tayo magpaalam sa kanila. Actually, nasabi ko na lahat eh. Okay? So, enjoy life. Yan ang sabihin ko, enjoy life. Okay? So yun, thank you mga kamediko sa pakikinig. And of course, thank you Doc Hilario sa pag-attend mo dito sa ating Payong Kalusugan with our kamediko na rin. Actually, papost natin to sa Facebook and sa YouTube para sa mga hindi makapanood ngayon. Kasi meron lang tayong limited time, syempre. Si Doc kasi me time niya ngayon is Friday, no? Me time niya ngayon pero pinagbigyan niya tayo. So, thank you so much, Doc Hilario. And see you soon or tomorrow, Saturday, may klinika dito. Pag may mga tanong kayo ka mediko, mag-comment lang kayo dyan. Pupost ko to. Para at least masagot natin yung iba niya yung mga discuss dito. Directly, pwede ako mag-reply sa mga comments ninyo. And sa schedule ng Doc Hilario, comment nyo lang yan. PPM ko sa inyo, ipupost ko din. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po sa inyo, Hamediko and Doc Hilario. Okay, enjoy life. You're welcome. No? Yeah. Yes. Okay, thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Stay safe, mga Hamediko.